Unsay imong ikasulti atorne? Unsay angay nga buhaton karon? Although gapon atorne ni iskutan gapon. Pero karon no palitan nga kuan na unsay angay buhaton o kinsay angay nga muhimo para masayran ug unsay tinuod nga status sa kuan atong gobernador. Okay, so ang tanong ni Mr. Vic ano, sabi niya, anong masasabi niyo sa anong dapat gawin? Gagawin natin ngayon, although napag-usapan natin kahapon, pero ngayon let's say kung anong dapat gawin at kung sino ang dapat gumawa para malaman kung ano ba ang totoong kalagayan ng ating gobernador. Now, akong natingadan, anong everybody seems to be quiet when there's supposed to be noise, dugay na unta na. Kumiyong kang last January pa, wala na na si Vice Governor pa man si Guido Reyes ato. Saan na nang wala? Now, when nahitabo si Governor Digamo, siya mo i-install. Sabi niya, oo nga, nagtataka ako kung bakit tahimik ang lahat. Bagamat dapat sana maingay ang lahat. Matagal na sana yan. Kung sasabihin mong last January pa yan, wala na yan even nung Vice Gov pa yan si Guido Reyes. Dati na talaga yang wala. Now, nung nangyari yung kay Gov Digamo, edi siya na ang ininstall. Wala pa rin hanggang ngayon. Same thing lang nangyari. Itong DILG natin, walang ginawa, tapos ngayon, seryoso talaga to na issue. Kasi pera ang pinag-uusapan natin dito. Merong billions of peso involved dito na pera ng bayan. Ngayon, si DILG Gintoya, Farah Dibaji Gintoya, LGOO Provincial Director, sabi niya, nagkonsulta na daw siya. So, ito ang tanong ko sa kanya. Paano mo kinonsulta? Maari kang meron kang kasulatan? Dapat ipakita mo yung letter sa media. Dapat transparent ka. Now, sino ba talaga ang may hawak sa Kapitolyo? Takot ba ang mga politiko sa First District, sa mga Reyes? Na dapat hindi nila galawan kasi baka mawalan sila ng mga boto sa next election. Alam naman natin lahat na ang Reyes clan ay any ang nakakontrol sa Giholngan. So, Giholngan is one of the big cities in the First District. Vote rich yung place na daw yan. Bakit ba ito? Pero natin yan. So ngayon, sino ba talaga ang nagpapatakbo ng gobyerno natin? Isang araw o dalawang araw, nagmamatter na yan. Hello. Hello, Tony. Yes, go ahead, Tony. Oo. Muna yung atong kuan, who is running this government? Now, kung saan taka siguro o makalingko na taas Jaco o maugi pagbuot sa kahitasaan, you know, days matters because uglain ng padalagan sa atong gobyerno ron, dili elected official nga kanang entitled to the office, kay nakadungog ra ba kog naay mga dubious personality nga naa dito nga maybe there is a golden hand nga muna lamay gapirma-pirma anang mga activities ron diha sa probinsya. Kay wa may proof, dili man transparent. So natural magduda ta. And I even will suggest o in the event nga muling ko si Chaco kanang mga gipangpirmahan diha sa Capitol, that should be subjected to a forensic test, especially when it comes to disbursements. Itabo diha buhi pa si Gobernador Digamo. Anay mga golden hands diha. Muna nga, this is a very delicate matter and this is a very serious matter because this involves government funds. Sabi niya,
who is running the government, how sure are we na ito si Chaco? Kung siya talaga ang mamumuno through the blessings of once in power. Alam mo, days matters. Kasi kung ibang tao ang nagpapatakbo ng gobyerno natin, I think, mali ata to eh. I think si Guido ang sinasabi. Okay? Kasi kung ibang tao nagpapatakbo ng gobyerno natin at hindi elected official, pero entitled siya sa office. Kasi may narinig pa naman ako na merong ibang mga dubious personality ang nandoon. Andoon sila naka-standby sa Kapitolyo. Now, dapat lahat ay maalarma. Lalo na yung mga duly elected public officials. Yung nasa sanggun yan, huwag naman kayong matakot na mawalan kayo. Lalo na dyan sa Giholngan. Kasi pero ng mga tao ang concern dito. Tapos, para kay Gintoya, show us your communication. Anong mode ito na ginawa mo with the regional DILG? Was it through letter? Email? Ipakita mo. Kasi parang wala lang nangyari sa inyo. Delikado talaga yan kasi pera ng bayan. Para sa mga proyekto at sa atin lang. At sa atin lang, baka mawala yan. Kasi alam naman nating lahat na limited capacity lang ang provincial admin. At hindi yan siya elected. Okay? Yung provincial admin is a close and trusted person of Reyes na taga-Giholngan. Yun yung ibig sabihin. So, sino ba siya para magpatakbo sa probinsya while absent ang GOB? Limited lang talaga yung capacity niya. Maximum na ang 3 days. Tapos, hindi sana yan problema kasi kompleto naman ang ating mga batas. Sila lang naman yan ang gumagawa ng problema. Akala ko ba naman na bilis kilos itong DILG? Mabilis sana talaga itong DILG, pero bakit ang hina-hina nila patungkol sa issue na to? So ano ba talaga ang kinawilihan dyan? Kung hindi na kaya, di dapat mag-resign na. Ano ba? Meron bang hinahabol? May hinahabol dyan sa Capitol? Kaya lumalabas na tong ganitong pag-iisip na baka merong gininto ang kamay na siya mismo ang pumipirma sa mga aktibidades dyan sa probinsya. Kasi walang proof. Di transparent ang DILG. Kaya natural talaga na magduda tayo. At ako mismo mag-suggest na kung sakaling mauupo si Chaco, dapat yung mga pinapipirmahan dyan sa Capitol, dapat ipa-forensic test yan, lalo na kung patungkol sa disbursement. Kasi matagal na yan nangyayari dyan. Kahit pa nung buhay pa si Gov. Digamo, meron ng mga gininto ang mga kamay. Dapat hindi natin tulugan itong issue na to. Kaya mga nasa sanggun yan, huwag kayong matulog. Kung si Chaco mag-governor, yun lang. Okay, continue natin. Atty. Siyempre, nakabalo mga suwito, mga nagawas ng abogado ka, nahimo pagkakang city council, nahimo pagkakang provincial board member. Oh. Sa may angay nga buhaton ani o kinsa man angay nga kuan nga nagisgot pag kagaya di LJ ang unang-una jud nga muhimo ini syempre kinahanglan man siya kuan kanang health bulletin ang doktor kinsa man nga doktor nga muhatag ani coordination between the sanggunian. Okay, so ang tanong ni Vic, attorney, di ba alam mo to kasi expert ka nito at abogado ka at naupo ka pa dati sa city council at provincial board. Anong dapat gawin dito? At sino ang dapat gumawa nito? Tulad ng sinabi mo na DILG, kailangan ba ito ng health bulletin? Sinong doktor ang magbibigay nito? And the DILG. The DILG, remember, naanay under nila ng mga police, si IDG, they can always
as a government agency, they can always coordinate with DOJ. Ipa-check na, kaya di man sila muhatag o medical bulletin, ipa-check kung asa na si, ipa-locate kung asa na si Governor Guido Oron. Is he in Gihungan? Is he in St. Luke? Is he in okay. Hospital? Okay, hinangan ko rin, sabi niya, coordination. Ayan. Sabi ni attorney, coordination between Sangguniang and DILG. Remember that DILG controls the police. CIDG, as a government agency, they can always coordinate with DOJ. Dapat ipacheck yan kasi hindi sila magbibigay ng medical bulletin. Ipalocate kung saan ba talaga si Gob Guido ngayon. Nasa Gihungan ba siya? O St. Luke's? O ibang mga ospital? Bakit hindi nila yan magagawa? Kasi hindi nga sila transparent. Tahimik lang kasi sila lahat. Kung saan si Mayor Guido o Gob Guido ngayon, tapos meron ngang payroll na hinanda sa province. Pero meron taong magsasabi na pupunta daw muna siya sa Gihulungan. Pero wala namang nagmo-monitor kung andun nga ba. Pero namin, natin yan. Ano yung kinawilihan dyan? Ano ba ito? Pera o control sa Kapitolyo? Ganun na ba talaga kasakim ang public officials natin? Even until the last breath. Kung hindi na talaga kaya, dapat mag-resign na. As public trust, hindi dapat ang papalit ay yung pinagkatiwalaan. Dapat yung inihalal ng tao ang mamuno. Once you are given the trust, dapat ingatan mo yan kasi public funds yan. Yan lang ang masasabi ko, Vic, sabi niya. Tapos tanong ni Vic, i-monitor lang natin to, sabi niya. At sabi ni attorney, kulang lang hatak ito. Parang inutil na lahat eh. Tapos sabi ni Vic, meron ka namang mga kilala ka dyan. Pero mukha na ngang sinisimulan na nga nila. Baka naman ipagpatuloy ito nila. O, sagot ni Attorney Ramis, mabuti at sinimulan na ni BM Woodrow Makiling. Si Woodrow Makiling ay former vice mayor ng Dumaguete. Pero mabuti na lang to, at least si board member Makiling ay nagkaroon ng courage na iakyat yung issue. Kilala ko naman ang mga sagarbaria. Si Chaco at si Chikiting, yung tatay ni Chaco at sa second district congressman. Ito silang dalawa, maikugon. In English ay bashful, self-conscious, timid. Hindi nila gusto na sila mismo ang gumawa ng paraan na magkaroon ng kapangyarihan or hungry for power. Hindi sila ganyan kasi kung yung iba pa niyan, nagmamadali na. Pero yan si Chaco, makakahintay yan siya. Pero ano yung mangyayari sa probinsya natin? Yan talaga ang concern ko dyan. Kasi kung hayaan mo lang si Chaco, walang mangyayari kasi maghihintay lang yan siya. Kasi di siya power hungry. Kaya dapat talaga merong manghahatak, especially the DILG. Huwag niyo kaming bigyan ng istorya na ganyan, Madam DILG. Na meron ka ng letter of communication, dapat ipakita mo sa amin yan. Pakita mo sa amin na meron kang ginagawa para cuentas claras. Oh, sabi niya, no? Parang crystal clear, sabi niya. So, ako, ang tingin ko dito, kasi may balibalita, may nagsasabi na ang may control pa rin daw dyan, yung dalawang mayor na yan, yung pumunta sa Senado na yan. Hawak pa rin nila. Kumbaga, kinokontrol nila yung provincial yung tauhan ni Guido, no? Yun yung balibalita. Kaya ito la, kailangan natin ipakalat, ano? Tanungin natin saan nga ba yung governor nila diyan. Kasi kawawa din naman yung taong bayan. Balita nga hindi daw sila nakakapagsweldo sa tamang oras. Yun lang ating balita ngayon.